morning, I'm back. This is some Blue Sass. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang dapat sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes, usapang Miss World nga po tayo ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat po kayo ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Thank you so much to subscribe my channel. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta dito sa channel ko, maraming maraming salamat po. And God bless you all. So yun! So, usapang Miss World nga po tayo ngayon. Malapit na ang Miss World Philippines. Malaman natin kung sino ba yung mga kandidata magiging final candidate ng Miss World Philippines 2020-2021. Nako, excited yan. So, January na po yan. So, yon. So, but guys, may question dito na matagal nang tinatanong sa akin na paulit-ulit. Sabi nga, Mama Sam, tingin ba ninyo kung sasali dito sa Miss World si Sharifa, Athisa, at Michele Gumabao, sino po ang gusto ninyong ipadala o manalo ng Miss World Philippines 2020? So, yon. So, maganda yung question. So, para sa akin, si Sharifa Akeel, di ba? Dati siyang mutya ng Pilipinas 2018, di ba? And then, naging Miss Asia Pacific Quest. Kung tutuusin, malakas yung laban niya. Kung sasali siya sa mga national pageant natin ngayon, for sure, mananalo to. Pero, mas preferred ko na sana si Sharifa Akeel lumaban sa Miss Universe Philippines. Alam niyo kung bakit? Kasi bukod doon sa maganda si Sharifa, alam mo ang haba ng mga bias. Parang tingin ko ang lakas ng laban niya kapag pinadala sa Miss Universe. So yon. So para sa akin, Sharifa Akeel, mas gusto ko sumali siya sa Miss Universe Philippines. And then si Athisa Manalo, dating binibining Pilipinas International 2018 na naging first runner-up sa Miss International. Para sa akin, siguro, mas better na isali ito si Athisa sa Miss Universe Philippines. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Miss Universe Philippines, parang mas maganda kung doon siya sasali tapos mananalo siya. Mas malakas yung chance na pag-usapan ng Pilipinas. Kasi from Miss International, first runner-up, pupunta sa Miss Universe tapos aabangan yun mga makikita dito kay Athisa Manalo, di ba? Mas excited yun kasi ang Miss International alam naman yan din sa buong mundo. Tapos alam mo, mababalitaan ng mga kandidata na ka-first runner up dito sa Miss International, kumbaga parang mas malakas yung guts na para makuha niya yung corona ng Miss Universe. Kaya ako parang feeling ko mas maganda si Athisa Manalo ipadala sa Miss Universe. So yon. So Michele Gumabao para sa akin ang pipiliin ko sa kanilang tatlo kasi from Miss Globe, 'di ba? Sumali sa Miss Globe tapos dadalhin sa Miss World. Kumbaga dikit na dikit at bagay na bagay yung title. So siguro dito sa Miss Globe naging top 15 lang siya, baka dito sa Miss World ay corona na ang makuha niya. Baka hinihintay si Michele Gumabao dito sa World. Alam niyo kasi yung competition ng World na parang fit na fit dito kay Michele Gumabao. Una, may sports activity sila. Si Michele Gumabao mahilig sa sports at alam ko na alam mo, magiging palaban siya kung sasali siya doon sa sports ng Miss World, 'di ba? Then pangalawa, si Michele Gumabao mahilig din talaga sa mga yung kudaan na tinatawag, mahilig siya more on talk. So ang Miss World kasi more on talk talaga ang competition diyan. So parang feeling ko talaga fit na fit si Michele Gumabao dito sa Miss World Philippines. So para sa akin, kung makakasali si Michele Gumabao sa Miss World, malaki ang chance na makuha niya ang corona ng Miss World Philippines 2020 at magiging maganda ang compete niya dito sa Miss World. Kasi alam mo yon, si Michele Gumabao, in fairness naman sa kanya, magaling naman tong batang to. Kaya lang, mali lang yung mga pageant na nasasalihan niya. Kaya hindi siya nagtatagumpay doon sa nakukuha niya, di ba? So, mas maganda, sumali siya sa Miss World kasi talagang pang Miss World ang beauty niya. At so, supportahan kita, Michele, kapag sumali ka talaga sa Miss World. So, kahit ako yung unang-unang taong magre-request sa'yo na talagang pang Miss World talaga ang beauty na meron ka, dai. So, yon. Bukod kay Michele Gumabao, isa rin sa mga gusto kong sumali sa mga hindi niya nabanggit, si Pauline Amelex. Yes, Pauline Amelex. Ako, parang feeling ko,
mas parang fit si Pauline Amilex dito sa Miss World Philippines. Para nakikita ko na malaki yung chance niyang makuha ang corona ng Miss World kung isasali natin si Pauline Amilex. Kasi magaling din tong babae ito. At naniniwala din ako sa kakayahan na meron ito si Pauline Amilex. So for me, Michele Gumabao and Pauline Amilex. But guys, itong 2020, kung wala sa kanilang lahat ha, nasasali dito sa Miss World, mas prepared ko rin talaga yung bagong mukha, bagong kandidata. Yung katulad ba ni Rabia Mateo na bago dito sa Miss Universe. Kumbaga, imumold mo talaga, ititrain mo para makita mo yung kakayahan ng meron ng babae. To, mas maganda kung ganun, no? Kasi yung parang ano doon yung exciting mo na gusto mo malaman kung mananalo ba siya o hindi. Saka malay natin, makadiscover tayo ng mga kandidata na pang Miss World talaga, katulad ni Megan Yan, di ba? So, hindi natin alam. So, sana ang Miss World kumuha sila ng bagong kandidata na makita nila yung ganda ng mga Pilipina na hindi lang kasi, minsan kasi ang Miss World ngayon, parang kung sino yung mas popular, yun yung pinapanalo nila. Kung sino yung artista, yun yung pinapanalo nila eh. So, dapat huwag ganun. Dapat mag-discover sila ng bago na pang Miss World talaga. Diba? Marami naman tayo mga babaeng magagaling dito sa Pilipinas. So, bakit hindi tayo makadiscover ng pang Miss World? More on sa artista tayo ng independsa. Diba? So, yun. So, ang ganda ng question. So, sana nasagot ko. Kayo guys, ano ba tingin ninyo sa mga napili natin? Okay ba? So, yun. Para sa next question, sabi nga, tingin ko ba, Mama Sam, malakas ang laban ng South Africa dito sa darating na Miss World 2020? South Africa, Shishudo, di ba? Shishudo na yung ipapadala. Depende kasi yan eh. Depende sa paghahanda ng South Africa. Pero kasi sa kakayahan ni Shudo na meron siya, malaki yung chance nilang masungkit yung corona ng Miss World ngayong taon na to. Kumbaga parang maganda yung ano, maganda, malaki yung chance niya. Siguro meron siyang mga 90%, mga ganon. But, depende yon kung ano yung mga ipapakita niya sa Miss World. Kasi hindi din biro ang Miss World. Maraming kandidata to. Umaabot sila ng 120 candidates, di ba? Tapos, alam mo yon yung kailangan talaga yung kandidata, mas marami siyang mga ginagawang mga activity. Yung parang ang gusto kasi ng Miss World, more on charity work sila. Dapat mas maraming charity yung mga kandidatang sumasali sa Miss World. Yung nasa sa puso talaga nila yung ginagawa. So yon, kung Q&A ang pag-uusapan kung paano ito sumagot si Shudo at kung paano magsalita, I think she's a good, spokesperson. Magaling si Shudo sa kung paano magsalita, spokesperson, magaling si Shudo dyan. Pero tulad na sinabi ko, depende kay Shudo kung ano ang mga gagawin preparasyon para sa kanya ng South Africa para masungkit ang corona. Pero ako, parang feeling ko okay din lang kung sila ang mananalo, diba? Kasi magaling talaga si Shudo. Sana wag masayang yung compete niya dito sa Miss World. So, yon. So, guys, ano ba tingin ninyo? So, tingin nyo ba kung sino ba ang dapat talagang sumalis kala Sharifa, Athisa, Manalo, Michele Gumabao dito sa Miss World? Tingin ba ninyo Michele Gumabao fit na fit para sa Miss World Philippines 2020 kung sakaling sasali siya? And then, si Pauline Amilex, ano ba nakikita ninyo? Pang Miss World din ba ang beauty ni Pauline Amilex? At saka si Shudo, tingin ba ninyo makukuha ng South Africa ngayong taon na to ang corona ng Miss World? So guys, please comment below. Kailangan ko yung opinion nyo dyan. So yon. So ako tingin ko exciting to kung sakasakali, no? Kung si Michele Gumabao yung sasali. Ako tingin ko exciting. And then si Shudo, tignan natin, no? Ayan ang aabangan natin kung tama ba yung ginawa ng South Africa na ipagpalit-palit yung mga kandidata nila. So yon. So maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyong binibigay dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. At doon po sa lahat ng mga kaibigan ko na nakasubscribe na, maraming salamat sa patuloy na panonood nyo po dito sa channel natin. So yon. So guys, shout out po tayo sa mga ilan natin kaibigan. Shout out kay Marlon Nocalas,
na aking laging aking kaibigan na laging nanonood dito. At shoutout din po kay Gaisel Ortega. Hello Gaisel, maraming salamat. Lagi talagang nanonood po si Gaisel. At syempre, andyan dyan din si Rondel. Hello Rondel, maraming salamat sa walang sawang panonood mo sa channel ko. At saka syempre, gusto ko rin pasalamatan ng aking best friend na si Rona Elby, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, at saka si Mama Jem na laging nanonood dito sa channel ko. Sa inyong lahat po, maraming salamat po. Kung may comment lang po kayo, please mag-comment lang po kayo sa baba na kung ano po yung gusto ninyong talakayin pa natin. At sa mga nag-aabang ng aking top 15 dito sa Miss Universe, so yon, baka this week mailabas ko na, baka Monday, di ba? So let's see kung tapos na ako. So yon, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganun, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo kay Papa Jesus. Sabi nga no, di ba? Mawawalan ng pag-asa, guys. Malapit na ang Christmas. Merry Christmas. Ipagdiwang natin ang Christmas ng taos sa ating puso. May handa man tayo o wala. So yon. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Mm-hmm.